Ilan sa mga... Walang flow. Hindi talaga mo. Mag-research ka muna. Isa sa mga ito. Lalalala. Posible bang mag-edit ng Insta 360 1R footages kahit hindi compatible yung phone ko? Let's see. Hey guys, welcome back. It's me, Don Overo, at maraming salamat sa pag-public nyo dito sa channel ko. May tanong lang ako, isa ka rin ba kagaya ko sa nakapag-purchase ng Insta 360 1R at nagkaroon ka rin ng problema kung paano mo siya i-activate dahil hindi compatible yung phone mo doon sa Insta 360 1R? Hindi ka nag-iisa, kasi ako mismo ay na-experience ko tong issue na to. Way back November 2020, nabili ko yung Insta 360 1R ko. Pero prior sa pagbili ko nito, hindi ako nag-research muna at hindi muna ako nanood ng mga reviews regarding dito. So isa sa mga na-encounter ko na problema dito ay yung pag-a-activate ng Insta 360 1R. Bakit? Dahil para ma-activate mo ang Insta 360 1R, kailangan ay compatible yung mobile phone mo sa camera. Paano nga ba malalaman kung compatible? Merong specific requirements ang Insta 360 1R at saka yung mga 1X2 para magamit mo yung applications nila at para ma-activate mo. Ilan sa mga minimum configuration requirements para sa Insta 360 1R ay ang mga sumusunod. Para sa mga Android user, kailangan OTG support yung mobile phone mo, yung system on chip mo o SoC ay at least Qualcomm 810 or Kirin 955 or above. Yung system version naman ay at least Android 5.1 above. At saka yung RAM naman ng mobile phone mo ay 2GB pataas. Isa rin sa nalaman ko guys kung paano nyo malalaman kung mag-work ba yung Insta 360 camera nyo sa phone nyo ay pwede kayong pumunta sa GSM Arena. Tapos, type nyo lang kung anong model yung phone nyo. Sa pinakababang part sa nakalagay sa wireland, kailangan naka-dual band yung specs ng phone mo. Kasi kung single band lang, hindi mo talaga makoconnect yung phone mo sa apps. So, walang way para makoconnect mo siya. Kung mapapanood nyo itong video ko dito, hindi ko connect yung lumang phone ko sa Insta 360 1R kasi single band lang yung mobile phone ko, which is yung Zenfone Max. So luma na to. So ang nangyari, ginawa ko, nanghiram muna lang muna ako ng cellphone sa pamangkin ko, inactivate ko yun. After ko ma-activate, pwede na ako mag-take ng photo at saka video. Isa nga pala guys sa dapat nyo malaman, kapag hindi mo pa na-activate yung camera mo, hindi mo siya magagamit, hindi ka makakapag-take ng photo at saka ng video. So kailangan mo muna talagang i-activate. Buti na lang, meron akong laptop. Sa laptop ako nag-i-edit ng mga footages ko ng Insta 360. Fortunately naman guys, yung requirements o yung specifications ng laptop ko ay kayang-kaya naman niya mag-edit ng Insta 360 footage. Take note din pala na may requirements din ang Insta 360 Studio. So, hindi rin basta-basta na pag may laptop ka, pwede mo nang i-edit yung mga footages ng Insta 360 kasi medyo malaki-laki yung file niya at saka mabigat talaga. So, ang isang option guys, para makonnect nyo yung Insta 360 1R nyo, is mag-upgrade kayo ng phone. Siyempre, hindi naman tayo lahat kaya mag-upgrade ng phone. So, ang ginawa ko, nag-upgrade na lang din ako ng cellphone ko. So, bumili ako ng Poco X3. So, yun. Ito yung gamit ko. So far, okay naman. Based sa experience ko sa paggamit ng Poco X3, okay naman siya. So, pwede ko siyang i-recommend. Kung tatanungin nyo ako, paano yan? Wala pa akong pang-upgrade talaga ng phone. Meron lang ako dito yung lumang phone ko. Huwag ka mag-alala dahil sa video na ito ay isishare ko sa iyo kung paano ka makapag-edit ng photo o kaya ng video ng Insta 360 1R gamit yung lumang phone mo, which is hindi compatible. Pero, take note na dapat i-activate mo muna yung camera mo sa ibang phone. So, isa yun sa dapat mo munang gawin. Kailangan mo munang i-activate yung Insta 360 1R mo sa compatible na phone. Kapag na-activate mo na, pwede ka nang makapag-edit dun sa lumang phone mo. So, paano nga ba yun? So, i-share ko sa inyo to guys. So, bago ko share to, so, shoutout muna pala kay Mike Abiera. Ito. So, siya yung unang nag-share sa akin nito na pwede pala makapag-edit ng photo at saka video. Possible pala yun kahit hindi na compatible yung phone ko. So, tara, gawin natin to dito sa cellphone ko. So, meron ako ditong lumang phone. Ito ay Asus Zenfone Max. So, medyo lumang model na to. Technically, hindi talaga siya pwedeng makonect sa Insta 360 1R ko kasi single band lang siya. Kumbaga, 2.4 GHz lang yung nade-detect niyang Wi-Fi. Walang chance na makonect mo siya. Pero, pwede mong i-edit yung files from Insta 360 1R papunta rito. Paano?
Ito, share ko. Ito yung mga way na pwede mong gawin para mai-transfer mo yung files sa phone mo. Una, kung OTG support yung cellphone mo, pwede mong tanggalin yung memory card nung camera mo. Bumili ka ng OTG adapter. Yung pwede mong ilagay yung memory card mo doon, papasok sa cellphone mo. Yung susunod naman, pwede mong tanggalin yung memory card ng camera mo, ilagay mo sa cellphone mo, and then i-copy mo yung mga files. Yung pangatlo naman na way, pwede mo namang ikabit tong camera mo, itong Insta360R sa laptop, and then i-transfer mo yung files doon, and then from your computer, ipapasok mo siya dito sa cellphone mo. So, may mga iba't ibang way kung paano mo siya may ilalagay sa cellphone mo. Saan nga ba natin ilalagay yon? Una sa lahat, kailangan may Insta360 apps ka na. Alright? So, kung wala pa, download ka lang sa Play Store, search mo lang Insta360, and then install mo na. And then, next, dun sa file manager, i-click mo yung file manager, and then, pumunta ka sa Android, data, hanapin mo yung com.arashivision Insta360 Akiko. Click mo yon. So may makikita kang dalawang folder, isang cache at saka isang files. So punta ka sa files. And then may makikita ka ulit dalawang files, isang document at saka Insta360R. And then click lang natin yung Insta360R. Then mayroong ulit mga subfolders. Ngayon, click mo lang dito yung gallery original. And then, itong folder na to, hindi ko alam bakit 1x2 yung lumabas sa akin, pero wala naman akong 1x2. Pero nung ininstall ko kasi yung apps, ito yung lumabas na folder. So, hopefully ganito rin yung lumabas sa inyo. Pero i-follow nyo lang yung file destination niya. So, ilalagay ko rito yung destination para mabilis yung mahanap. So, i-click mo lang yung 1x, and then camera, and then boom! Dito sa loob na to, dito mo ipipaste yung mga photo o kaya video mo papunta sa camera. Kapag na-paste mo na dito, next na gagawin mo, punta ka ngayon sa Insta360 apps mo. Open mo lang yung apps mo. And then, yes ka lang. Close mo lang to. And then, boom! Dito guys, makikita mo sa lower portion, may apat na nakalagay dito sa baba. May explore, album, stories, tsaka settings. Punta tayo dun sa albums. Ngayon, dito sa albums, dahil nalagay ko na siya sa internal memory ko, pwede ko na siyang i-edit. So, meron ditong photo, kung yung photo lang ang gusto mo, video, meron din video, tsaka yung both, photo tsaka video. So, subukan natin sa photo. So, gaya nga ng sinabi ko guys, no, itong phone na to ay hindi compatible sa 1R. Pero, nagawa nating mag-transfer ng files ng Insta360R papunta sa phone ko. Subukan naman natin ngayon kung kaya ba niyang mag-reframe or mag-edit, no? So, tingnan natin. So, simulan natin sa photo. Click mo lang yung photo. Kung i-compare ko guys, no, yung smoothness ng pag-edit dito sa phone, sa lumang phone ko, compare dito sa Poco X3 ko, syempre mararamdaman mo na ibang-iba talaga yung feels kapag dun ka sa medyo mas magandang phone nag-edit. Mas smooth, kumbaga. Dito kasi mararamdaman mo na may konting lag. So parang medyo nagbabagal siya ng konti. Naglalag siya. Pero, ang good news dito, pwede mo siyang i-edit. So, subukan natin guys ha. Subukan natin mag-export ng yan. Nangyari ganyan. So, gagawa ko ng hiwalay na tutorial kung paano mag-edit sa mobile phone. So, snapshot. Gawin natin, snapshot. Save a 360 image o save the current image. So, save the current image lang tayo. So, kung ano yung itsura niya sa screen ng phone mo, ganun siya masisave. Yun, so save niya. So, tingnan natin ngayon sa gallery ko kung na-save nga siya. So, yun guys, na-save nga siya. Ayan. Yan. O, diba? So, next naman, subukan naman natin sa video. Exit lang tayo. Then, video naman. Eto, may isang file ako ng video dito. Subukan naman natin. Naka 4K at 30 frames per second yata to. Subukan natin. Ayan, so, nagpi-play siya. Kung mapapansin mo, no, medyo naglalag siya. Possible pa rin naman mag-edit. Tsatsagain mo lang talaga kasi hindi siya ganun sobrang smooth, kumbaga. Pero, makakapag-edit ka pa rin naman. So, possible pa rin siya. That's it guys. So, maraming salamat sa panonood. So, sana kahit paano may natutunan kayo. Yun nga, kung hindi mo pa kayo mag-upgrade ng phone mo. So, sana nakatulong tong simpleng tutorial natin para ma-edit mo pa rin naman yung mga photos mo or kahit mga photos man lang or kahit mga short videos mo gamit yung Insta360 camera mo. Sobrang laking tulong nito guys sa YouTube channel ko, lalo na sa pagbabike ko. Sobrang laki ng improvement ng video
video ko. Sobrang laki ng ginanda niya compared doon sa lumang action cam na ginagamit ko. Kung interesado ka rin palang bumili ng Insta 360 camera, guys, so meron akong affiliate link sa baba. So pwede mong gamitin yan. At makakakuha ka ng mga gaya ng motorcycle bundle para sa 1R at carry case naman para sa 1X2. Maraming salamat, guys, sa panonood. Kung nagustuhan mo itong video na to, like, comment, and subscribe ka na rin. At hit mo na rin yung notification bell para pag may mga informational video tayo kagaya nito, updated ka. So maraming salamat, guys, sa panonood at see you sa next video.